lang sa loading pa. This is a demonstration teaching using Google Meet. Can you see now my presentation? Okay. You can raise your hand. My presentation. Information and communication technology, or ICT, in an increasingly digital world. Learning competency is defined information and communication technology, or ICT, using some online daily life. Number 2, internet. Number 3, internet. Number 5, number 5, radio. Yes, see to it that your handwriting is visible. Ano po? So that I could see it. Yes, may ring na.
Wait po. Let us wait for the others. Okay, time is up. Are you done? Yes, ma'am. Oh, very good. You're a fast learner. Okay, I will show you the correct answer and then you will check it. Okay, visible ba? Okay, so everyone got perfect. Thank you. Okay, based from that picture, ano po? So do you have all those things? Yes. In your house? You can raise your hand and then I will pick one to answer it. Okay, baby love. Baby love, you are raising your hand. Open your microphone. Do you have that at home? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See it, pwede pong open ang camera mo, ma'am. Ah, okay, so okay, dito ka na naiilingdig diyan naka ano na. Okay, any other hands aside from baby love? Almira. Do you have that? Is that important? Bako pong sarabay. Kasi we're online. Can you raise your hand, Almira? Please answer it. Hindi ka kaya naka-raise your hand. Is that important to you? Okay, why? Why it is important? Okay, for communication, aside from that? Aside from communication, what else? What is the use of ICT? Tama mong
From this picture, you're going to choose the group, this group, and then that group. Choose one picture, and then tell me how it is important to you. Smartphone. Share your thoughts. Why did you choose that ecology? Smartphone. Why did you choose internet? Cell phone. Very accessible. Okay. Flexible. Affordable. Okay, ang sunod na demonstration po, pagpapahiling kung paano pagkakandak ang RBI lesson. Okay, anong gusto ko sabihin ng RBI? Radio Based Instruction. Okay. So please welcome the mobile teacher of San Fernando District, Ma'am Yesa Mapa Urias. Itong schedule namin ng RBI dito sa GC. Sa mga learners ko, ay naku, may tumatawag pa. Ano kaya ang problema nito? Hello, ma'am. Hello. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, tanong mo lang po kita, ma'am. Aanin ko itong binigay mo sa aking papel. Ay. Binigay ko na yung schedule ng RBI natin. Yan na ang kailangan nating
gamitin. Magkailan ko? Oh, ayan po ang schedule. Ma'am, wala. Hindi ko makita. Isinan ko na dyan sa ano, sa GC natin. Ay, sige ma'am. Mahanapin ko. Ma'am, sandali lang ko. Kailangan mo nating pakinggan ang buong istorya ng nasa radyo. Oo. Makikit doon, doon nakalagay yung magiging sagot. Okay po, ma'am. Halimbawa, ma'am, hindi ko mapakinggan sa oras na ito. Paano ko, ma'am, uli maano? Saan ko ito makukuha? Ay, naka-download. Inilagay ko sa GC natin. Ida-download mo na lang yon at pwede mo siyang mapakinggan dyan sa inyong cellphone. Ah, so ma'am, kahit pala ma'am, pag-uwi ko na lang sa bahay kasi nasa trabaho po ako. Mamaya po pala, pakikinggan ko na lang uli dito sa GC. Pwede po yon? Ay, oo. Ganyan, kaimpokaano ang ating schedule sa ALS. Tawag doon, adjustable. Ang ating oras ay tinatawag na sumusunod kung kailan nyo kailangan. Makikinig na lang ako dito sa dinownload mo ma'am na ano, sa radio base instruction na nasa GC natin. Sige po ma'am, maraming salamat sa oras mo. Bye-bye. Oh, sige. Pakikwento mo na din sa iyong mga kaklase na nandyan. Sasabihin ko ma'am sa mga kasamahan kong kaklase ko. Salamat po! Ngayon, nasa loob kayo ng inyong bahay. Pakikinggan lang natin ang programa. Kunyari kayo ay nasa, nakikinig sa radyo. Anak, gagamitin natin yung pinadala ko sa inyong activity sheet. Ano, ang topic natin ngayon ay tungkol sa oras. Ito ang oras. So, ang gagamitin natin yung activity sheet na yun, ilalabas ninyo yun, yung para sa elementary, kukunin nyo din yung sa inyo. Ang sa secondary, meron din ang ibigay sa inyong activity sheet at ang pang elementary. Okay? Sana ka-ready na kayo. Sumo ito kalidad. Mapanaginip ng kanso mong tingo sa aire, silindrong madadalong, ipapamate at sinipapaabot. Rikas para sa silindrong pagkanon. Sigat, sumo ito kalidad. This is your counselor's Blazing Giants on Air, your partner in an alternative lifelong learning. Maaaring nag-asawa, naging batang ina. Barkada, tunungo sa droga. Kahirapan ang dahilan ng mga mating pangarap na rin pag-ibang. Nahihilawang, ngunit takot at walang laban. Discrimination, kinasatangkitan. Andito ang outcome for na nagsinimporta hanggang humanggapal. Sagot sa problema, aming susolusyonan. Edukasyon ay hindi lang para sa inay. Ito ay para sa pangarap na nais makamutan. Alternative learning system, bukas para sa lahat. Handa na ba kayong pag-usapan at inamin ang tungkol sa module ng life skills?
Ako si Teacher Pete ng STO Camera Minister. At ang oras ko ito ay natin sa inyo ng Department of Education Division of Camera Minister presenting RBI. One of the learning modalities and this new normal education. A proof that education never stops. Kumusta rin ang nanonood sa ating FB Live? Shout out naman kayo dyan. You can hit the heart button, like, or even subscribe. Sa mga hinigilong nating tagapakinig, huwag mawala ng pag-asa. Ang pandemyang ito ay isang hamon lamang. Isang hamon, ngunit hindi maglahat lang upang edukasyon ay pagpatuloy sa mga darating panghenerasyon. Sa pamamagitan ng learning strategy ito, tila magiging susi ito upang mas mapanawak ang kanilang kaalaman sa aspetong pangkabuhayan, paghahanap ng trabaho at paglilinaw ng personal na kakayahan. Kung gano'n, alam po ba ninyo kung sa pinto ito, bibigyan din natin ang karagdagang paksa na sa magdudugtong ng tunay pangkaruluhan mula sa inyong paksa na ating inalakay. Bagamat nakuha ninyo na ang inyong mga kakayahan through your personal interest, we will not let this thing pass without adding more information. Gaano ba kailaga ang oras? Magagamit ba natin ang oras sa paghinan ng ating kakayahan? Minuto, segundo, o maging oras lang yan? Halina't paklasin natin ang kagandahan tulog ng paggamit ng oras. Para sa edisyon ito, buksan ang inyong tenga at talasay ang pagkikinig sapagkat marunito mo ang dila tingin sa paksang oras ay dito gamitin ng basto mula sa module 4 ng Life and Career Skills. Kung handa na, unin ang papel at module para sa pagsulat ng mga mahalagang detalye para sa mga tagapakinig, makinig at narito. Let's make this day informative. Episode bilang 33. Titulo, oras ay ginto, gamitin ng wasto. Mahalaga ang oras. Dapat gamitin natin ito ng wasto. Huwag sayangin ang oras. Bawat segundo dumaan ay maituturing na dito dahil ito yung rin na natin ay babalikan. Ang tamang paggamit ng oras ang layunin natin para sa ating leksyon ngayon. Marami ang nasasabi, wala silang oras para sa ilang mahalagang gawain. Masyado silang abalik. Parang nasa ibang tao, napakabagal ang oras. Ito'y kainit-init at di nila malaman kung ano ang gagawin. Kaya nagpapalitan sila ng oras. Kapag sinasabi ko tayo ay tumamura ng oras, para sa mga taong pabalas, papaano ang kanilang gagawin upang magkasya ang oras para sa maraming gagawin? Isang maikling drama ang aming ipapalino sa inyo na nauukol sa kahalagahan ng oras sa buhay ng tao. Ito pinamagatan namin, oras ay ginto, gamitin ng wasto. Ang sitwasyong ating inalarawan ay karaniwang ginagawa ng mga kabataan ngayon. I-message ko na nga itong mga estudyante na to kung nakatapos na sila ng kanilang activity ngayong araw na ito. Kumusta kaya ang inyong pagkikinig sa radyo? Bibigay ko na lang ang schedule para sa pagkuha ng inyong mga activity sheet. Yung binigay ko pa lang module ng isang araw na ang tatak ay time o oras para sa mga secondary, kailangan ninyo yung sagutan kasama ng activity sheet na ibinigay ko sa inyo. So, yun po ang inyong assignment. At yung
Tagalog naman na tungkol sa oras ay para naman yun sa mga elementary. At yung mga larawan na tungkol sa oras ay binigay ko sa inyo ay para naman doon sa mga PL nating mga kasama sa pag-aaral. So sana pagpunta ko sa CLC ay maipasa ninyo ang ating mga activity na iyan. So see you next week. Sana naintindihan ng mga estudyante ko ito.